Hello, what's up mga kaberber? Welcome sa ating bagong video. Today's vlog, gagawa tayo ng DIY rust remover. So, ito lang ang mga kailangan natin. Apat lang. Suka, baking soda, yeah, Mr. Muscle, saka hand soap. So, tara na. Intro muna tayo mga kaberber. Simulan na natin ang pagtatantsayan. Nilagay ko na agad yung suka dun sa lalagyanan. At tapos, yan, naglagay na rin ako ng baking soda. Yan, nahaluin lang natin yan, mga kaberber. Tignan nyo, yan o, bumubula-bula yung baking soda. Tapos, sunod, lalagay ko sana yung Mr. Mase. Kaso, ayaw niya tumulo. Yan, tinamad na ako. Kaya, nagbukas na ako ng bagong pakete. Hindi totoo yan. So guys, bukod dun sa nakabote, meron din kaming yan nakasashay. Papakita ko na lang din. Ayan, lupet. Diba? Sabi sa inyo, walang ano dito, walang bogus dito. Kaso dito guys, yan, di ko na napakita yung paglalagay ng sabon. Pero yan, hinali na natin. Tara, punta na tayo sa motor. Ayan guys, nandito na tayo sa motor natin. At ayan, yan yung na-apply natin ng ating mixture ng mga chemicals. Ayan, pipe natin. Ayan guys, trivia lang yung apido pipe. Ayan, kinakalawang talaga siya. So ayan, lalagyan na natin siya. Apply na natin. So gagamitin lang natin toothbrush. Ano? Mapapansin nyo. So nag-react na dun sa sa suka. Guys, natatanggal siya. Loba naman eh, panlinis ng banyo, sa suka. Diba? Yung sabon na linagay natin, pampabula lang yun. Okay lang ito, wala nun. Saka baking soda, tingnan nyo. Nag-react na siya dun. Tatanggal siya. Diba? Kuskus lang ang kuskus, guys. Ano? Tatanggal na talaga. Ano lang, namumuti na. Ayan, napitan natin. Isa sa kanina. Ayan o. Kita nyo, namumuti na. Namumuti na siya. Okay, kuskusan lang natin. Kuskus lang. Tatanggal din niya. So guys, kung ayaw nyo gumamit ng ganito, pwede naman liayin nyo yan. So pinakita ko lang naman to guys kasi yung para makita natin yung paano magtanggal ng ano gamit tong ating solution na ginagamit. Kung gusto nyo mga magpalit ng aftermarket pipe, yun, tingnan nyo yung consequence na ito guys. Saka hindi lang yun kasi natatanggal yan dito, kaya kailangan nyo rin ipawelding yan kasi talagang umaangat yan. Tingnan nyo, umaangat yan, diba? Umaangat.
Minsan pag nalubak ka, yun, matatanggal siya. Yung consequence niyan. Kaya mahirap din magpalit ng aftermarket pipe. Natatanggal naman, tiyaga-tiyaga lang. So, pwede rin tayo gumamit ng mga WD-40, yun. So, kung wala kang budget, ito, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kung may budget ka, yun. Kung wala, ito, di ba? Kaya nga DIY eh. Yan, yung mga nasa bahay lang natin, di ba? Pwede natin magamit. Lalo ngayon, ECQ na naman, di ba? Ayan kahapon, syempre may pasok pa ako. So last day ko nga kahapon sa work. Then ngayon ECQ na, naka-rest day na ako. Then since simula April 1 naka-leave na ako. So guys, ito yung ano, ito yung meron sa border. Ayan. Tingnan nyo guys kung gaano karami. Ayan, sana naman magkaroon tayo ng ano, no? Medyo mas advanced naman na technology about dyan. Mag QR pass na lang ulit tayo kaysa yung ganyan, ang haba-haba ng pila, di ba? Haba ng pila dun sa border, tapos ganun din naman, check lang na may lisensya, check lang yung COE. Sana naman medyo ano na lang, gamit na lang tayo ng ano, mas high tech para mas mabilis. Scan na lang yun para ano. Kasi yung ganyan, QR pass na tayo ulit. Then saka syempre, wag na lang tayo aalis ng bahay pag wala naman talaga tayong mahalagang pupuntahan. Punta tambay ka lang naman, di ba? Kano lang lumabas. Kasi baka sa pagtambay mo, baka lalo pang dumami yung case ng COVID. Magkaroon ka pa ng COVID, di ba? Sakit din sa ulo yan. Yung mapusoy-pusoy ka, mamatay ka pa. Kaya mas maganda mag-ingat na lang tayo. Yan, di ba? Tindi ng tao sa border. So, ayan. Kakasabi natin sana bumalik sa dati yan. Bumalik na naman tayo sa ECQ. Kasi kawawa rin lahat. Yan, katulad nga sa amin sa trabaho. Ako nasa restaurant ako. Yan, sa di nyo alam yun, manager ako ng isang restaurant. So ayun, apektado kami kasi simula nung ano, lalo sa trabaho ko, dine-in yung buhay namin doon. Then ngayon, ECQ na naman, takeout and deliveries lang, napakahina. Kaya in-advise na lang ng boss ko na magsara na lang muna kami. Ayun, kawawa naman, diba? Siyempre, kawawa naman yung mga, paano na lang yung mga crew namin na no work, no pay. Tapos yung leave nila, unti lang naman. Unlike sa amin na 1 month with pay kami. Diba? So, maawa na rin tayo, guys. Kaya unting ano na lang tayo. Unting tiis-tiis. So, huwag muna tayo may pag-inuman. Tiis-tiis muna tayo. Yan, buhusan lang natin ng tubig to. Tapos tingnan natin. Kasi nakikita ko pumuputi na eh. Yan guys, bubuhusan natin ng tubig. Yan, pati tabo natin improvise din. Yan o. Yan o, maputi na o. Diba? Mabisa guys. Pero mayroon pa rin. So, tiyaga-tiyaga lang. Matatanggal din natin yan. Diba, mabisa. Mabisa siya. Pakabisa, guys. Yan, interrupt lang muna natin yung vlog natin. Yan, shoutout muna tayo. Yan, oh. Shoutout sa, yan. Yan, ngayon, nag-speedy tayo. Speedy ulit tayo pag nakita tayo sa daan yan. Sticker. Pa-sticker na lang ni Jaylin Moto. Ano? Maganda yung sticker namin ngayon, no? Diba? So, yun. Shoutout sa mga idol natin na nakadikit dito. Shoutout sa inyo lahat. Kulang pa yan. Mayroon pa dito sa kabila. Yan. Shoutout sa inyo.
Yan. And guys, sunod, mag-i-speedy naman tayo. Maraming salamat sa panonood. Yan, sana may natutunan ka. Please like, share, and subscribe. Jaylin Moto, peace out. Good morning guys. Ayan, nandito tayo sa aming parkingan ng motor. Na aming munting parkingan. Ang tatlong motor na kalagay dyan. Ayan, si Roxy, Chomp Chomp, tapos dito yung tricycle namin. Ano yung ginagawa mo iba? Kakarpentero habang coding. Coding, yan. Gagawa kami ng upuan. Upuan ng upuan para may tambayan tayo dito. Gagawa tayong tambayan dyan. Para paghapon, wala tayong pasok ngayon, yan, may tambayan tayo dito. Kapag gusto natin mag-vlog sa motor natin, yan, ang mga upuan.